Nung una beses ko narinig yung crush kong Curly, akala ko wholesome. Hindi pala, nakakaloka. Wait, so ito na, just to hear it straight from you, sino ba si Curly? Sino ba, ano bang karakter mo rito? Yes, si Curly, ang pangalan niya, Elle. Para siyang cyber, para siyang nagla-live sa OnlyFans. Pero parang may meaning naman yung ginagawa niya para sa family niya. Kailangan niya buhay yung family niya. Parang ganun. Eh, ikaw naman, Wilbert, anong role mo rito? So ako si Peter. Ako ang ex-seminarista. Tapos at the same time, an architect. Na ako yung nagsimula na parang may sariling values at medyo judgmental sa mga tao. So kailangan maabot mo yung parang values ko, kasi kung lumagpas ka doon, feel ko immoral ka na. Ayun. Wow! St. Peter ang peg mo. St. Peter yeah, ka pa rin. Parang ganun. Nakakalo. Pero first time niyo mag-work together, kayong dalawa? Second time. Pangalawa na po ito. Yeah. Ano yung first? Nagka-work ko kami before sa shoot-shoot, pero parang wala naman din po kami masyadong eksena doon. Ayan. Yeah. O, pero balita ko talagang ano, gentleman daw si Wilbert sa'yo, AJ, sa set at lahat na. Yeah. Pwede mo ma-expound kung paano? Yes, sobrang gentleman ko ni Wilbert. Talagang yung respect niya nandun. Magtatanong muna siya, mag-a-ask muna siya kung anong pwedeng gawin, kung anong hindi pwedeng gawin sa'yo. At nire-respeto naman niya yung mga desisyon ko. Yan po. Wait, tapos sabi mo, kung nagtatanong siya kung ano pwede gawin at hindi pwede gawin, parang todo pala to. So may mga eksenang ganon. Pero kailangan mo ng consent, kumbaga. Ano yon, Wilbert? Yes. Yung mga intimate scenes namin ni AJ. So, syempre, as an actor, kailangan ko magtanong. May pinapagawa sa direct. Kailangan ko tanong, anong bawal kong gawin? Or, syempre, pag nasa scenes na tayo, parang baka may magawa ako na hindi siya comfortable kasi ang pangit sa feeling na may scenes na magkasama kami. Tapos parang nafe-feel ko hindi siya comfortable. So as much as possible, pinapa-feel ko sa kanya na go lang, maging comfortable ka sa akin. Yes. I don't have any malicious sa'yo. Ganito, ganyan. Wala akong kung ano yung ayaw mo, gagawin ko. Ayun. Pero AJ, I just wanna commend you kasi sobrang ano mo, studios mo at grabe ka mag ano umall out sa trabaho despite everything that has been happening. How do you remain focused? Narinig ko ba 'yung tanong ko, girl? Ako po ba? Paano ka, how do you remain focused sa kabila ng lahat na nangyayari at syempre ikaw ang ano hot topic social media superstar na talaga? Well, sa Curly po, sa set po ng Curly, that time, yun po talaga yung maraming nangyayari. Oh my gosh. So, yung character ni Elle, parang nakoconnect siya sa nangyayari talaga sa buhay ko. Yung mga lines tungkol sa mga bashers, ayan, connected talaga siya dun sa character ni Elle. Kaya parang nagamit ko rin yung situation na yun sa work ko, sa career ko. That's nice. Pero may sinabi ba si Wilbert na words of wisdom sa'yo o sila Boss Vic habang syempre offset or off ka, may mga pinagdadaanan ka? Yes po, sila Boss Vic, si Wilbert. Lalo na po si Wilbert, siya po yung kasama ko that time. Lagi lang po niya akong, lagi niya pinapalakas yung loob ko. Well, may isa po kaming eksena na kailangan kong umiyak. So, tinulungan ko po ni Wilbert. Ginamit niya po yung situation na yun. Parang binato niya ng binato sa akin. Pinaiyak niya talaga akin. So, mga ganong bagay, nagamit ko po talaga siya. Natoo mo yung iyakan portion. Yes po. Hindi siya makaiyak talaga. Nahihirap siya umiyak. May sinabi lang isang word. Boost na boost. Wilbert, pwede bang i-ano mo? Pahula mo sa amin. Hindi. Hindi, wag na, wag pwede. Na. Pwede. Very sensitive, very sensitive. For us very to sensitive. Ano, find out, kumbaga. Pero kung sabi ko naman, sabi ko sana words of wisdom, pinaiyak mo naman pala siya. Kumbaga, pinag-butonis para umiyak. Bigla, tin-trigger ko lang siya ng isang word, tapos, kasi hindi naman ganun yung context talaga ng message ko. Kumbaga, ganito, ganito, ganyan. Ganyan, ganyan. Tapos, di ba hindi? Hindi ka naman ganyan, ha? Yun yung totoong message ko. Yung words lang na una kong ginawa. Sinabi, yung just to help her na ilabas yung emosyon niya. Para
para ma-help siya sa scene mismo. Kasi sobrang bigat ng scene na yun eh. Focus sa kanya yung camera mismo. At isa sa mga pinakamabigat na scene na yun sa movie talaga na dapat iyak na iyak na iyak talaga siya dapat doon sa part na yun. Mm-hmm. And after, so after nito, it's safe to say na nagkaroon na kayo ng totoong pagkakaibigan dahil ano, masindi nga eh, di ba? Like, nag-usap kayo after, even after the promo. Yeah, I mean, before pa naman yung Curly friends na kami, nagme-message na kami sa isa't isa. After nung shoot-shoot, nung kami nagkakamustahan kami, kaya nung natanggap ko yung role, sabi ko, uy, alam mo ba yung crush kong Curly? Ako si Peter doon, may bedsin tayong dalawa. Totoong crush mo ba, Wilbert? Friends lang. Parang hindi. Yes! Biglang ano, nakakatawa. Ano ba sabi mo doon, AJ? Totoo ba, friends lang? Kami ni Wilbert, parang ay, maganda po kasi yung bonding namin ni Wilbert eh. Parang ayaw naman po namin sayangin yung friendship namin para pumasok sa crush. Pero alam mo, maganda yung support na binigay mo, Wilbert. Kasi bilang babae, mahirap na batuhin ka ng kung ano-ano. No? Pero AJ, congrats dahil nasa top 10 ka ng YouTube. YouTubers. Yes. Here. Thoughts on that? Anong content pang ilalabas mo in the coming weeks, months? 2022? Well, honestly, wala po kong balita ngayon sa social media. Wala talaga. Hindi ko po alam yung kasali po ako sa top 10. Ngayon ko lang din po siya nalaman. Yes, hindi ko alam. Pero syempre, sobrang thankful po ako and flattered na maraming nakaka-appreciate sa akin. At nagugustuhan nila yung mga content ko. Dahil, parang, kung hindi dahil sa kanila, hindi ko naman din pumabot yun eh. So, meron po akong ginagawang content ngayon. Social media detox. Wait, last time, hindi mo kinukulit yung sweldo mo sa YouTube? Yun yung tanong ko. Kasi top 10, di ba? Ano lang? Ang laki nun. Diretso na po siya sa bank account ko eh. Sa mga bank account ko. So, kung ano pong pumapasok sa bank account ko, hindi ko po alam kung galing po sa shoot yun, kung galing po sa YouTube. Parang hindi rin po talaga ako nakabantay. May nare-receive po ako, hindi ko po alam saan na po galing yun, kung anong work ko po. So, iisipin na lang namin kung kailan yung next mo na pag-upload. Wala talaga munang 2021. Ngayon, 2022 ka na magpapalang. Ang detox naman po, parang ano lang eh. Hindi ka lang magsa-social media. Hindi lang ako nagbabasa. Hindi lang po ako nakiki-update. Pero magpo-post pa rin po ako. Which is meron actually, po ako ipo-post. Oo. Which is actually good for your mental health, AJ. Kasi, kasi sinasabi mo nga na the past, di ba? Para the past month, even this month, sunod-sunod, 'di ba, yung mga birada sa iyo, pero nag-post ka rin sa Twitter. Sinagot mo, sumagot ka ba sa mga ito o hindi ikaw 'yun? Wala po akong Twitter, hindi po ako nagto-Twitter kahit kailan. Ah, okay. Eh di maganda, magandang ano 'yun kasi nga sabi mo social media detox eh. Pero kanina, parang yung lumabas din sa media ko niyo, you were staying true, parang you were talking about enhancements and bawal next year, you were saying that. So, I'm sorry, Wilbert, medyo girl talk to, ah. Yung masaya mo, papatanggal mo yung ano, yung i-enhance mo. Bakit? Eh, maganda naman. Yeah, maganda po siya. Pero parang gusto ko po magkaroon ng freedom sa sarili ko. Kasi ang nangyari po sa akin, never naman talaga ako na conscious sa breast ko, even wala po to be dati po. Na-conscious lang po ako na nung pinalagay ko po to, parang hindi po ako. Pero maganda, ha? Sabi pero, ko. Pero, syempre, sobrang happy po ako dito. Well, hindi naman din po ganun kalaki. Sorry. Parang, ano lang po ito, eh. Parang, nag-uusapan nila. Sorry. Dawag dito, ano po ako before? 33. Tapos, naging 34 po siya ngayon. Sobrang konti lang din naman sinagdag. Ah, so, wala rin, parang, gusto mo lang ma-free dun sa, ano, kung ano man nilagay. Ever since like social media detox po kasi ako, ang dami ko pong realization sa parang 21 na ako, nakatira pa po ako sa tatay ko. So, lumipad po ako ng bahay. Pero few blocks away lang po yung layo sa bahay niya. Hindi ko po kayang lumayo sa kanila. Oh, yan. Pero at least your dad, I spoke to your dad and he said that, ano siya, proud siya sa'yo, AJ. And ngayon, isa ka sa biggest stars ng Viva. Yes, thank you so much. Ayan. Pero ito si Wilbert. Ayan. O Wilbert,
eto na, ano, pwede ka na sumali sa usapan. Yes, hindi na to girl talk. Okay. Ayan, ito naman kasi sabi mo nga, di ba, that Crush Conquerly is about judgment whatsoever. What do you want to say to people who continuously judges or misjudges someone? And what, ano yung lesson dito? Ano masasabi ko sa mga taong nag-judge? Ganun. At mali minsan yung ako judge kasi na, nila. Naniniwala kasi ako, Miss MJ, na parang medyo siguro ano, parang natural sa tao merong judgment the first time ko, hindi ko alam eh, parang may ganun eh, kasi ako kahit ako nagjo-judge ako pero hindi ako nagsistay dun sa judgment na yun. I mean, the first time na makita ko, the first time na may mabalitaan ako, okay, pero sa sarili ko na lang, hindi ko siya nilalabas, wala akong kino-comment, wala akong sinasabi kasi hindi naman ako sigurado, wala naman akong alam. So parang yung parang initial reaction na siguro. Plus, sa mga nag-judge dyan, di ko alam kung kumikita ba kayo, yung mga bashers, parang, kasi kung kumikita naman kayo, binabayaran naman kayo sa pagbabash nyo, pag-judge, okay lang naman din. I mean, di ba, at least may magawa kayo sa buhay. Pero kung wala din kayong kinikita, sayang lang yung pagod nyo, tapos yung internet, sayang lang. Kaya tigilan nyo na lang din. So, AJ, anong mensahe mo? Pwede mong gawin personal kasi sa internet, di ba? Hot topic ka. Pwedeng, ano, kumbaga, connected na connected. Go. Siguro po ako, ano, bahala po sila sa buhay nila. Isipin po nila kung anong gusto nilang isipin. Ako po, nag-explain na po ako. Sila naman din akong protektahan ng kabilang side. Nag-explain po sila. Pero hindi pa rin po maintindihan ng tao. So, isipin na lang po nila kung anong gusto nilang sabihin. Isipin, sabihin na lang din po nila kung ano nilang, kung anong gusto nilang sabihin. Parang hindi ko naman po kailangan i-prove yung worth ko sa kanila. Wala na rin po akong pakialam. So, di ba, yung personal, kasi sabi ko, di ba, yung message mo dun sa mga nagme-misjudge, pwede mo rin gawin personal. Ginawa yan taga-personal. Wala na talaga sa pakialam. Pero, thank you so much for your time, Wilbert and AJ, and congrats sa pelikula ninyo. Showing, December 17. Viva Max. All right. Thank you. Yes, thank you so much.